Love Struck Radio. Love Struck Radio. Love Struck Radio. Love Struck Radio. Isang mapagpala at mapagmahal na araw po sa ating lahat.
Kayo po'y nakikinig dito sa Lovestruck Radio, dito sa Pinoy Connection, ang online radio ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Merry Christmas po sa ating lahat. At ngayon po ay December 14. At tayo po'y nalalapit na sa Kapaskuhan. Palagay ko, nararamdaman nyo na ang malamig na simoy ng hangin. At ang aking kaibigan? Yes, isang mapagpalang umaga po sa lahat. December 14 na, kuya. Yan 11 nga. Days na lang, Pasko na. Okay, sasamahan din po tayo ng ating sexing co-host. Woohoo! Magandang araw po sa inyong lahat. Na-miss ko kayo. Yan, si Mama Curlin. Si Mami Curls. Paano nagdikit ito? Pagpapakasal pati Pasko? Usually ang mga weddings nangyayari December. Mm-hmm. Kasi nga yun yung may mas maraming pera, may mahabang panahon para maka-attend ng mga weddings, kainan. Mm-hmm. Total naman season na rin ng kainan, umating ka na rin ng kasalan. Yung iba sinasabay na. Oo. Para isahan na lang, no? Oo. Ang wedding at ang Paskong handaan, isahan na lang. Yes. So bago tayo magsimula, batiin muna natin yung ating mga kaibigang patuloy na sumusuporta sa Lovestruck Radio. Meron po tayong Lovestruck Radio page sa Facebook. Sige, sa mga nag-like ng aming Facebook page, hello po, kamusta? Kila Nelly Ramos at kay Nestor Mugat Jr. Hi Nestor. At si Fedelo Larong at si Alan Gepaya, si Jillian Sevilla, si Kevin Parungaw at si Regina Mirasol. At Mami Curls, tuloy mo. Kamusta kina Shane De Los Santos, Dan Tupalar, Juna Alcantara, Mabel Elimen, at kay Roda Pilapil. Hello, Ara Reyes, Jasmine Ang, Cy Cruz, Glenn Carane, and Angelica Garcia. Yan, maraming salamat po. Kung pwede lang, no, na ilang beses mo i-like yung page. Oo nga eh. Kaso once lang. Kaso pag clinic mo ulit yung like, ma-unlike eh. Okay. So sa lahat ng ating mga kaibigan, patuloy po kayong bumisita sa aming Lovestruck Radio Facebook page sa mga updates about episodes, mga pictures, at ilang mga impormasyon. Kung meron po kayong pagkakataon, bisitahin din nyo po ang aming official website, yung lovestruckmovement.org. Yes. Belated happy birthday din sa aking pinsan, si Ana Sol. At magandang balita rin dahil meron ng bago akong pamangkin. Yay! Si Sed Gian, ang anak ng aking kapatid na mas bata sa akin. Pero mas gwapo ako. Ganun na. Okay. Si Kuya Bongbong at si Ate Bechi na nandoon ngayon sa Qatar. Hello po sa inyo dyan. Congratulations sa bro. Yes. Ate Bechi, sa inyong bagong bouncing baby boy. Christmas gift. Wow. December 2 kasi. Hindi natin nabati last time. Ah, okay. So sa ating mga kaibigan, kung meron po kayong gustong batiin sa programa, ilagay nyo lang po sa aming Facebook page. Libre to, libre. PM us. Oh. May papatiin pa ba kayo, Pastor? Ako po, gusto kong batiin yung aking pinakamamahal na ka-lovestruck dyan sa Japan, kay Christian. Happy 10th year anniversary. Wow, happy anniversary. So, kainan to mamaya, sir. Oo nga eh. Kainan to mamaya. Lunch. Woo! Lunch. Tsaka hindi alam ng iba, nag-celebrate ng birthday si Ate Kerlin. Yes, on December 7. December 7. Ate Kerlin, how young are you na? I am 25 Ooh! Years young. Yes. Silver na. Yes. So, more birthdays to come and more kids to come ba? This year. Then, next year. Next year. Oh, yan ha. Planado next year. Planado. Okay, kasi next time, ang ating pag-uusapan naman, family planning. Mm-hmm. So, tayo'y nagpapatuloy sa ating series, yung Wedding Bells series. Last week, we discussed yung checklist. Oo, yung preparasyon. Yan. Kasama natin si Ate Ara last time. Yes. Na nagkaroon ng mga diskusyon, impormasyon, at nabigyan tayo ng tips kung paano magiging worry-free yung preparasyon leading to our wedding day. Mm-hmm. This episode, we would focus on ano ba yung mga bagay na kailangan nating ayusin spiritually and emotionally, at para masabi natin we're really compatible. Pastor, may kanta niya, we are meant to be. Forever you and me, after all. Parang... Oo nga. Episode na natin last time yun. Oo nga. Okay. And then may susundin din tayong mga topics. As I said, yung usapang pagpapamilya. At magdi-discuss din tayo about usapang pera. Kasi ayun. Pastor, napapansin ko, kapag sa bahay... Kahit mag-asawa, pinag-aaway ang pera. Yes. Tsaka kapag walang pera sa bahay, maiinit ang ulo. Kawalan ng pera. Maiinit ang ulo, no? Napansin ko yun. Lahat galit sa kalderong walang laman. At
basta kung ano-ano na lang. Kumakalabog lahat eh. Daming kumakalanseng. So, usapin ito ng pera na kailangang matutunan ng bawat isa, hindi lang ng mga mag-aasawa. Ilagay ko ng lahat. Okay, sa ating pagpapatuloy, magpatutog na tayo ng ilang mga awitin. Pag-usapan natin bakit kailangan daw compatible kayo bago kayo magpakasal. And we will define compatibility mamaya sa ating pagbabalik. Standing in our silence, I hear my heart beating, and if only I could choose, I'd stay here with you. But hold me till the train is leaving. Somewhere down the line, after you're gone from sight, our love will be the same, and whispering your name, I'll cling to you with all my might. Let me dream that it's true of you. Love and will wake me up when this is over. And somewhere far beyond today, I will find a way to find you. And somehow, through the lonely nights, I will leave a light in the dark. Let it lead you to my Love Struck Radio.
simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds or clothes, no limousines to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. Clothes I wear may just seem so absurd, but deep inside of me is you. You give life to what I do. All those years may see you through, still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend an ear to this ordinary song. Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. Love Struck Radio. Tayo po yung nagbabalik dito sa Love Struck Radio at ating pong pag-uusapan ay yung compatibility issues. Mm-hmm. Marami kasing mga nagpapakasal daw masyadong nagkakaproblema dahil hindi nila nasettle yung mga issue na ito. Uh-oh. Define muna natin yung compatibility. Well, according to Google Dictionary, sabi ng tindi, no? Google Dictionary, it is the state in which two things are able to exist or occur together without problems or conflict. Kumbaga, compatibility, you can coexist. Mm-hmm. Okay. Magaman pareho kayong may mga issue, magkaiba kayo, pero natututunan yung... you can get along lang. You can get along with each other. Mm-hmm. At talagang maayos ang magiging relasyon. Nagiging harmonious ang relasyon. Mm-hmm. Okay, that's compatibility. At lagi ko rin sinasabi, marriage is a serious business. Hindi dapat ito pinapasok ng mga hindi handa. Kasi may mga pumapasok sa pag-aasawa, kala nila naglalaro lang. Oo. Para nagbabay-bahayan lang. Oo. So mamaya may didiscuss ako tungkol sa mga prevalent cases na talagang alam nating papunta sa hiwalayan. Nako. Okay. Siguro kwentuhan mo tayo, Pastor. Ikaw, ano ba nangyari sa'yo? Paano mo nalaman na si Ate Eartha na yung... you're really meant to be compatible? Uh-huh. Kasi sabi kasi na, well, there is a adage that says opposites attract. Mm-hmm. Well, which is I don't believe. Yeah. For some reason, kasi, I also do. Hindi ako naniniwala. Kasi ang hirap na you have opposite thoughts, mm-hmm, yet ano kayo? Mahirap din 'yun, eh. Masyadong tensionado. Masyadong tensionado 'yun. Ako kasi what made me realize na talagang compatible kami ni Eartha, kasi pareho ang sense of humor namin. Mm-hmm. Humor is something that we could get along with, na minsan sa situation namin as a married couple, there are times na siyempre, well, there are times na gipit kayo, pero kahit gipit kayo, nakukuha niyo pang tumawa at simple, mm-hmm, things. Mm-hmm. Dahil... you encourage one another. Oh, we encourage each other na
to the point na there are some moments that you just have to laugh about it, because if you don't, you'll start to cry. Ganong-ganong events na ano sa buhay namin. So probably that's the thing that made me realize na this is really God's so plan. Yung sense of humor. Yung sense of humor, yung malaking ano namin, bagay yung, malaking bagay talaga. Ikaw, Mama Kerlin. Nag-iisip pa ako. Ano man nakita mo kay Kuya Christian at sabi mo, ito na yon, Lord, ito na yon. Matangkad kasi siya. Nag-i-buffer yung utak ko. Siguro po naisip ko na we're really meant to be. Siguro po nung dumating na lahat ng problema, pero pare, although magkaiba kasi kami ng upbringing eh. Mm. Pero sa kabila ng differences namin, we strive to understand each other, mm-hmm. na mag-adjust para magkaiba man yung roots namin, yung pupuntahan namin, iisa pa rin. So, marunong kayo magbigay. Oo. Oh, oh. Mahalaga yan, Pasto. Give and take, hindi yung give and take. Oh. Kaya sabi nga ng isang author, good marriages are parang bila composed of parang two people who would forgive always the mm-hmm. partner. No? Mm-hmm. Kasi marami nga tayong mga kahinaan. Mm-hmm. Ang hirap ng awayan, no? Parang wala nagbibigayan. Mm-hmm. Naranasan namin yan ni Ate Gigi, yung early stage ng aming relasyon. Well, boyfriend-girlfriend pa lang. Yung sabi mo nga, yung isa give ng give, yung isa take ng take. Mm-hmm. Mahirap yon kasi mauubusan yung nagigive eh. Mm-hmm. At part of our nature na tayo naman, alagaan din tayo. Hindi tayo lagi nag-aalaga. Mm-hmm. So when you talk of compatibility, meron akong isi-share lang na sabi dito, the 7 most prevalent cases of mate selection na hindi napupunta madalas sa maayos na relasyon. Talagang alam mo na may tendency at may malaking posibilidad na magkakaaway o magkakaproblema. The first is this, isa sa partner o isa sa partido, yung kanyang pagdedesisyon na mag-asawa ay ginawa ng mabilisan. Decision to get married is made too quickly. Mm-hmm. May gantong mga kaso, Pastor. Oo, delikado yung to. Parang nakita lang tayo nung last month, tapos nag-asawa. There are two famous men in politics who had this, na both I believe in the span of 11 days, nagpakasal na sila. Mm-hmm. I think you know who I'm referring to. These are two presidents. Mm-hmm. One is from America, one is from the Philippines. Okay. 11 days lang sila nag-meet nung ano, pero both of them said na ito ang babaeng pakakasalan ko. So 11 days later. So nagka-issue rin sila, no? Oo. So yung masyadong mabilis ang love story, mahirap 'yon. Oo. Yung kakakilala ko lang sa iyo nakaraang linggo, tapos oo, tayo na. The number 2 ito. Decision is made at too young an age. Kaya Pastor, pag mga bata lumalapit sa akin, di ba? Kahit ano na lang, yung emosyon na lang. Kuya, love ko na to. Patay. Tapos sinabi niya yun, mga 11 years old lang siya. Sir. Aray ko. Yes. 14, 15. Good job. At talagang masyadong seryoso, parang magpapakasal na. Oo. Well, normal yun. Lagi ko sinasabi sa seminar ko na dahil na rin sa hindi pa develop yung frontal cortex ng mga utak ng mga bata, kaya yung emotional control, hindi malakas, no? At sa lahat ng pagkakataon, lagi ko sinasabi na ang mga kabataan talaga mapusok. Kaya yung mga nagpapakasal na sobrang aga, marami na akong kaso, Pastor, hindi ko na mabilang. Yung nagpapakasal ng 18, 20, hindi ko sinasabi na wala silang capacity mag-asawa. Kasi on the flip side, Pastor, in the old days, they get married at a young age din naman. Well, for some reason, siguro the maturity. Ang maturity kasi minsan dumadating sa ibang tao na may mga pagkakataon dito usapin ng edad, maturity. Mm-hmm. Pero tingnan natin yung sitwasyon at panahon. Kasi yung ating mga lolo't lola, maaring maaga sila nag-asawa. Lola ko 13. Pero responsible. Yung responsibility, yung sense of responsibility. Although physically, na wag masyadong maaga kung magbubuntis. Kasi dangerous talaga yun. So, ito, isang dahilan kung bakit hindi natin dapat sabihin na ang pag-aasawa ay ginagawa lang ng ganun-ganun. Mm-hmm. So that's one. Decision is made at too young an age. And then, number 3, isa o dalawa dun sa partido ay talagang excited na excited magpakasal. Bakit? Ginagamit bilang scapegoat. So, marami akong kilalang ganito actually. Ako din. Yung iniisip nila na pag ako nakapagpakasal o nakapag-asawa,
maiiwanan ko na yung gulo sa bahay. Hindi po pwede. Makakalayo na ako. Makakalayo na ako sa pamilya. Eh kaso tumira din sa bahay. Oo, yun ang problema. Inilipatan yung bahay, mas matindi. Mas matindi pa. Oo. Kaya itong mga ganitong mga dahilan, yung mapapakasal ako kasi parang tumatanda na ako. Eh, no? So para may masabi na talagang may boyfriend o may asawa. So isa yan sa mga kaso na maraming nagkakaproblema. And then, ito. Number 4, your desire to get married is to please someone else. Mm-hmm. Nako. Ito yung, halo-halo ito. Either magulang mo, mga kaibigan mo. Nasulat ko nga doon, I think it's sa singles edition, na girlfriend siya sir kasi natukso siyang bading. Para may mapatunayan. May mapatunayan. Kasi hindi siya hindi na lang napapansin sa church na hindi na sinabi ako, bading, hello. Hello. Oh, hello. So, ang mangyayari dyan, nag-aasawa ka hindi dahil sa gusto mo, kundi dahil gusto mong ma-meet yung expectations ng iba. Mm-hmm. Siguro ako yung isa ko po nakikitang sa gantong case, yung ibang nasa marginalized family. Tapos, di ba uso ngayon ng internet, may man nang kilalang foreigner na mayaman. So, magulang mismo yung magsasabi na, sige na, okay na yan. Parang binubugaw. Parang binubugaw pa ng magulang. Parang unconsciously, binubugaw na ng magulang yung bata. Kapatid mo. Para umahong tayo sa hirap, ganyan. So, mahirap naman yan. Pressure ng mag-asawa, kasi nga, yun nga, yung sabi nila, stubborn social pressure. So, huwag tayong papadala doon. At ito pa, pag tayo mag-asawa, talagang ang pipili noon kayo, hindi ang iba. Correct. Kasi kayo makikipagrelasyon, hindi naman sila. Mm-hmm. Okay, number 5, ito pa, Pastor. The experience base is too narrow. So, nag-asawa kayo, pero hindi pa ganun kalawak ang inyong impormasyon about your partner. Mm-hmm. Kumbaga, marami sa mga highly in love daw, ayaw pag-usapan yung mga problema sa relasyon. Yung they don't want to have these mga problem talks. So, ibig sabihin, yung kanyang karanasan, hindi nyo pa nalalaman yung kahinaan ng isa, and then nagpakasal na kayo. Correct. Red signal din yan, red flag din yan. Mm-hmm. Kaya dapat, alam nyo ang mga nakaraan, ipagtapat, ang dapat ipagtapat. Pinakasalan mo minsan yung imahe. Oo nga. Yung imahe, yung pinakasalan mo, ito na perfect na lalaki. Gwapo, matalino, masipag. Di ba, meron ganyang case, yung operada yung babae, tapos nanganak siya, hindi nila kamukha lahat yung tatlong anak nila, tapos dinimanda siya ng husband niya. Oh. Yun ang nakakalungkot, no? So, maraming mga kaso kasi hindi pa alam yung mga bagay-bagay na dapat malaman sa partner. Okay, ito pa. Isa pa sa mga kaso, ang couple may mga unrealistic expectations. So, ang tingin sa relasyon too rosy. And that's why, happy ever after. At hindi sila handa sa mga strain, mga conflicts. Problema. So, ang naging lapit nila o approach, mag-aasawa ako kasi okay naman to. Ang nakita lang niya. Honeymoon stage lang siya nakatingin. Tsaka ang kanyang focus doon lang sa magagandang aspeto ng relasyon. Dito lumalabas yung ang pinaghandaan, yung kasal. Pero hindi yung marriage. Yes. So ayun ang nangyayari kapag hindi mo pa alam ang tunay na buhay. Because when reality bites, sabi nga nila, aray. And it strikes, hurts. Kailangan paghandaan mo yun. It bites hard. Okay? And then, ito na, marami. Pastor, ang isa daw sa pinaka sinasabi ng mga kababaihan, kapag may mga issue yung malaki, sasabihin lagi, and they would sometimes lie to themselves yung he would change. Mm-hmm. So, isang dahilan pa, ito pa, maraming unaddressed personality and behavioral problems yung isa sa magpartner at pumasok sila sa relasyon. Oo. Kasi tandaan ninyo, pag siyempre sa courtship stage, ipapakita lahat ng maganda sa inyo. Yes. Best foot forward yan. Mm-hmm. Oo, kaya mahalaga na, ito ah, sa mga kumakain daw, ito di naman sa pag-ano. Kapag daw ang partner mo, nakaka-fart na daw sa harap mo, talagang komportable na. So, isa daw yung indicator, Pastor. Kapag komportable na siya mag-fart sa harap mo at willing na siyang magpakita ng tunay na siya. Oo. Kumbaga, walang tinatago. What you see is what you get. Kasi may mga behavioral problems na baka hindi ka komportable, eh nalaman mo lang na naging kayo na. Oo. Although may pagkakataon talaga, pag kasal na kayo, tsaka mo malalaman yan. Pero yung mga major, Pastor, kunyari, ano bang bigay ka isang major?
Addict sa computer games. Addict sa computer games, no? So pag hindi ma-settle 'yan nang kayo'y hindi pa kasal, dadali niya rin 'yan. Tsaka late kung matulog dahil gustong manood ng late night movies. Late movies. Ikaw alas 8 tulog ka na. Oo. So kailangan maayos 'yan kasi pag hindi naayos 'yan, dadali niya hanggang at magiging cause ng away talaga 'yan. Yes. So lahat ng ito, ilan lang sa mga scenario na kailangan natin tingnan. Kasi when we talk of compatibility in marriage, as I said, hindi ito laro-laro lang. Mm-hmm. So may mga bagay tayong kailangan tingnan, and as we always tell our listeners, serious business ang pagpapakasal. Mm-hmm. Okay? So sa ating pagbabalik, pag-usapan na natin, ito Pastor, emotion na ito. Mm-hmm. So, how to address the emotional needs of your partner. Yan. Emotional compatibility. Oh, and then, the next section, pag-usapan naman natin, spiritual compatibility. Yun. Yung laging tinatanong sa akin, Pastor, okay lang po ba na makipagrelasyon? Dadalhin ko naman siya kay Lord. Mabait naman siya. Paano mo siya dadalhin kay Lord? Papatayin. Boom! Yan na. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng emotional compatibility talk natin sa ating pagbabalik. Always been a mystery to me how two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created me. I wonder if all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I'll let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. What God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. All my dreams
come true. He must have heard every prayer I've been praying. Love Struck Radio. Tayo po ay nagbabalik dito sa Love Struck Radio at pinag-usapan po natin kanina ang compatibility issues. This time, pag-usapan na natin yung aspeto ng emosyon. Nako, mabigat ito. Yan, emotional compatibility. Mm-hmm. Ano bang ibig sabihin nito? Ano bang mga emotional needs ng mag-partner na dapat nating maunawaan? Oh, kasi laging madalas naririnig mo, hindi mo na ako mahal. Yan. Laging ganun. Bakit? Pag-usapan natin mamaya yan. Kasi how you feel loved would depend on your, sabi nila, love language and how you want to be loved. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero may isa akong issue mo nang gustong i-discuss natin. Maraming mga mag-asawa, ang kulang nito. Kaya sila hindi makaagapay. At parang nakatali pa sa kanilang mga magulang. Ang tawag dito, yung lack of emotional independence. Yung parang naging mama's girl o papa's girl at naging papa's parang ano, no? Girl. Oh, tsaka, parang ano, no? Daddy's girl. Daddy's girl, something like that. Mama's boy. Mama's boy. Oh. Well, marami sa aking mga nakakausap, ilan na sa mga may asawa, parang mas mahal pa nila yung ano, ng asawa nila yung nanay o tatay kaysa sa kanila mismo. Kaya anong nangyayari, gera patani, sir. Parang, kasi meron daw ano yan eh, hierarchy. Merong major queen, tsaka merong ano lang daw, sub-queen. So, lumalabas, yung asawa na mismo, yung nagiging minor queen. Mm-hmm. Yung ano pa rin, parang major queen pa rin, yung nanay ng lalaki. Mm-hmm. Madalas malapit sa akin yung mga babae. Ano masabi niyo dito, Pastor? Well, in that aspect ano. Well, talagang naririnig natin kasi yan dahil yun nga madalas nga kasi yung mga tatay o yung mga babae talagang malapit sa mga tatay nila na ang image ng babae of the perfect guy would have to be if ayos yung tatay would be his father. And if there's certain aspects ng mister niya na hindi swak sa pagkatao ng kanyang tatay, ay magsusumbatan ngayon yan. So ang nangyayari ngayon, babalik ngayon siya sa saan siya nakakakuha ng comfort, kundi sa tatay niya. Sa case naman ng ano, I have a special case naman dito. With regard to my wife, kasi nga na ulila, ang emotional ano niya dati, naging issue sa amin to dahil masyado siyang nakakapit sa sisters niya. Which is in turn din naman, silang sisters, talagang nagtutumpukan sila. Kaming mga husbands nila. To some point, natatawa na lang kami. Kasi, well, nakikita-kita naman yan. Pero pag sila nagkatumpok-tumpok, kala mo yung taon nung hindi nagkita. Pero, yun nga, ang lakas ng emotional. Solid talaga. Solid sila na ang emotional attachment nila to each other. Minsan nakakalimutan nila, ay may mga asawa pala tayo. Yung mga tipong ganun. Yung mga tipong ganun. So, yeah, kahit na akala ko nga dahil kami yung pinakabagong kinasal, dahil kami huling-huli, pero yung pala din palang mga sisters niya na nauna, ganun din na pagdating sa magkakasama sila sisters, medyo for some point, quote-unquote, nakakalimutan yung mga sister na. Oo. So, marami talagang mga nagkakaproblema dito kasi yung identification mas nakakapit doon sa magulang o kaya sa siblings. Mm. Kaya yung partner, parang naiisip niya,
di ba akong asawa, dapat ako priority. Oo, kasi mas naging buwang emotional, ang emotional build-up nila na buo sa original na kasama nila. Eh. Yes. Whether it was the parents or the siblings. Tignan natin ito bilang, siguro may mga issue din tayong kailangan silipin. Kasi nga, sabi nga, mas matagal sila nagsama. Oo. Sa pamilya. Minsan nga may issue pa, barkada eh. Mas malapit sa barkada kaysa sa asawa. Yan. So, wag namang tignan ito bilang parang intentional na parang aksyon noong partner mo. Siguro may transition. Mm-mm, dapat. Habang kayo'y nagsasama, siguro the first period o early period ng inyong relasyon, may transition na mangyayari. Ang disenyo ng Panginoon kasi, for instance, sa inyong magulang, is you leave your parents. Correct. And you cleave to your husband or wife. Pero hindi ganun kadali minsan. Mm-hmm. Kasi kunyari, you're fully identified with your loving mother or father, maiiwasan mo sila na kunyari, nagre-request sila pa sa kunyari itong issue. Dito na kayo tumira sa bahay. Oo, nag-iisa lang ako, laki nitong bahay. So, ano gagawin mo? Of course, kung ikay mabuti ring anak, ikaw consider mo rin, kunyari, aging na yung iyong mga magulang. At solo ka pang anak. Solo ka pang anak. Ay ko. So, maraming ganyang mga kaso. So, may transition lang siguro tayong kailangan gawin. Mm. Pero, tandaan din natin na kapag kayo nag-asawa, ang priority ninyo, yung asawa. Asawa ninyo. Hindi naman din sinasabi na suwayin o parang alipostahin na yung mga magulang. Mm. Pero kailangan ating maintindihan, may sarili na kayong buhay. Mm-hmm. No? Ang rule nga ng isang counselor na narinig ko, kapag kayo daw pastor titira ng bahay, dapat ang pamasahin ninyo at least daw 100. Yung tatlong sakay. Kasi mahirap na may lumabas daw kayo ng bahay nyo nga, isang sakayan lang, madali rin kayong puntahan. Oh. Well, ano yon, analogy. Na kailangan malayo-layo para at least yung independence nyo bilang mag-asawa naroroon. Although tayo, pastor, napapasin ko rin, tayo mga Pinoy talaga, family-oriented, di ba? At the same time, bahagi ng kultura natin, yung extended household, yung isang compound kayo. Correct. Ay, nako, oo. Grabe, no? Kumbaga, pamilya, oo. Magkakapatid, nag-asawa na. Hindi titira sa malayo yan. Doon mismo, doon sa compound. Lalo't, kunyari, ang uso sa probinsya yan, eh, na lalo't, kunyari, ang lupain niya isang ektarya. O yan, patayo na kayo ng bahay dyan. Sa dyan na kayo, sama-sama na tayo. Katabi ng bahay ng kuya mo. Yan. Yung parang ganun ang sistema. Yan. Natatawa si Ate Karli. Ate Karli, may masyeshare ka ba? Sorry. Natatawa ako kasi parang nakikita ako lahat ng sinasabi niyo. Actually, hindi nan ko medyo ganun siya. Kasi tatlo lang naman kasi yung anak niya, yung husband ko, tapos yung bunsong babae, tapos yung eldest. So parang syempre tatlo lang yung anak niya. Naiintindihan ko kung bakit bumili siya ng isang lote, tapos ang gusto niya hatiin na lang yun sa tatlo, para ganun na lang. Mm-hmm. So ako naiintindihan ko yun. Pero yun nga, ako kasi parang ako kasi laging sinasabi ng nanay ko, pag nag-asawa ka, lumayo ka ng malayo sa mga kapatid mo or malayo sa biyanan mo. Kasi paano nga kayo matututo ng kayo lang dalawa kung malapit lang rin naman kayo pag kailangan mo ng ganito, andyan lang. Abot so, parang, kamay lang, sir. So naiintindihan ko yung... Pengi ng asukal para mabibili ka sa sari-sari store na hindi nagbabayad. So parang naiintindihan ko yung ganong mentality ng biyanan ko, but... Ano, parang lagi ko sinasabi doon sa husband ko, you should also consider yung mga bagay na kailangan nating matutunan ng tayo lang. I think yung, ako kasi naranasan ko rin yung emotional burden na, but parang mas importante or mas mahalaga yung opinion ng biyanan kong babae kesa sa opinion ko. Di ba ako yung asawa? Bakit final na pala yung decision? Bakit ako lang yung huling nakaalam? Ako yung nanay ng anak ko. Ako naman, naiintindihan ko yun kasi siguro sa point of view ng biyanan ko, hindi pa talaga kami 100% ready to let go independently bilang mag-asawa dahil bata pa kami. I fully understand that. So ako, parang hindi ko kini-question. Nung una nasasaktan ako, pero nung latter part, hindi ko na kini-question yung ganong intentions ng biyanan ko. Kasi nga, naiintindihan ko. Pero ang laging, at the end of the day, lagi kong sinisettle sa husband ko, sinasabi ko sa kanya na hindi ko to gusto, ganito, ganyan. I think dapat mas maging vocal yung, for example, babae yung nakakaramdam na mas mahalaga yung biyanan kesa sa babaeng asawa. Maging vocal, parang i-confront agad yung asawa, huwag hayaan na lumaki na yung issue. Meron kasi mga times na 5 years na pala niyang nararanasan, hindi niya sinasabi sa asawa niya. Doon lumalaki yung problema. Ako yun yung natutunan ko eh. Kasi nung sinabi ko siya doon sa husband ko, parang nakita niya na pinapahalagahan ko yung opinion niya at pinapahalagahan ko yung mga decision niya. So, the following decisions, sa akin niya na unang sinasabi. Okay.
Well, maraming ganitong kaso, Pastor, at kaya nating mag-invest ng isang episode for this. Oo. Yung mga marital conflicts. Mm-hmm. At mahirap pa nito, ang pinakamatinding away na mararanasan mo, away sa pagitan mo at ng kamag-anak mo. Mm-hmm. Lalo na yung mga biyanan, mga kapatid. May naalala nga akong advice ng isa sa mga ninong namin na pastor, me and my wife kept talaga to heart, kasi sabi niya, kung kayo ay may disagreement mag-asawa, wag ninyong gagawin na tatakbo kayo sa pamilya ng isa't isa. Mm-hmm. Wag kayo magsusumbong kay nanay, kay tatay, kay ate, kay kuya. I-resolve niyo yan dyan sa bahay. Ayusin niyo yung conflict niyan sa bahay. Huwag niyo nang paabutin kasi dyan. Kasi na-intensify yung minsan kampihan. Oo, minsan, kampihan. No? Ay, ganyan talaga pamilya naman. Babarumbado yung mga yan. Kaya ayaw kong papakasal ka dyan. Oo, sinabi ko naman kasi sa iyo. I told you not to go to, but to go to, not look at. Tamo. Look at. Okay, so sa ating pagpapatuloy, pag-usapan naman natin yung sinabi natin, kasi ito, humaba na usapan natin, emotional independence pala. Yung mga kailangan ng bawat isa. So, I would like to highlight lang yung classic na libro ni Gary Chapman, yung Love Language. So, you know that love languages, no? Mm-hmm. Na sabi niya, ang thesis niya doon, may limang uri lang daw ng pagmamahal tayo o expression ng pagmamahal. And that is, number one, words of affirmation, quality time, giving service, or acts of service, giving and touch. Ikaw, Pastor, ano kasi yan? Anong lutang sa'yo dyan? Quality time, tsaka quality words, time, affirmation, and touch. Ikaw, Ate Kerlin? Quality time and giving. Ako kasi, giving. Touch, pati giving. Giving si Pastor. Giving ako eh. So, yun ang, dun ako nagsumasaya. Maraming pagkakataon, itong sinabi niya, people give love the way they like to receive love. Yes. Kumbaga, kung paano ka magmahal, ayun din yung preference. Ini-expect mo na ganun ka rin mamahalin. Yeah, number one. Number two, partners rarely have the same predominant way of giving and receiving love. Mm-hmm. Doon tayo pumapasok na area kung saan nagkakaproblema. Magkaiba tayo ng love language. Mm-hmm. Si Mrs., kunyari quality time and words of affirmation. Eh, hindi ako ganun. Touch ako. Pag siya tinatouch ko, hindi niya ma-appreciate. Number three. Number three, when our partner expresses the love the way we like, we feel loved. Yes. So, kapag ayun ang kanyang love language, gusto niya, siya sabihin siya na, I love you, kahit ayaw mo, love na love ang dating sa kanya noon. Mm-hmm. On the contrary, when our partner expresses love to us in a different love language, the effort often goes unnoticed. Yun yun. Kung mga pastor ganito, marami ako nakitang mga senaryo sa parent-child relationship. Yung tatay, ang kanyang love language, service. Pero yung kanyang anak, gusto, quality time. Quality time. Kaya sabi ko sa mga anak, alam nyo, yan ang paraan ng tatay ninyo para ipakita ang kanyang pagmamahal. Mm-hmm. Kasi, ayan ang kanyang lakas. Di ba, kapag natrabaho ko ng husto, wala ka na rin quality time. So sabi ko na lang sa kanila, intindihin nyo sila. At ganoon din naman sa magulang, intindihin nyo rin anak ninyo. Anong rule natin dito? When you talk of emotional compatibility, the rule is this. Love your partner or your maybe relative or loved one, no? The way he or she wants to be loved. Okay. Kumbaga, ang masusunod dito, hindi yung paraan mo ng pagmamahal. Kundi kung anong gusto nila. Okay. Madalas, doon tayo nagkaka-issue eh. Mm-hmm. Well, nakakwento ko na ito sa isang episode natin at naisulat ko sa libro. Si Ate Gigi, gusto niya sinasabihan ko siyang I love you. Mm-hmm. Eh ako sir, hindi naman ako nagsasabi I love you eh. Totoo lang eh, tahimik ako sir eh. Oo nga, bibigay ka nga ng damo eh. So sabi ko sa sarili ko, ay hindi ako po pwedeng ganito. Kasi mahal ko siya, susundin ko yung gusto niya. Mm-hmm. Hindi naman nakakasama sa akin yun eh. Ang maganda dito, Pastor, Ate Carlin, sinasanay mo sarili mo talaga magmahal. Oo. Kasi kung ang gusto mo lang, hindi yun ang love language ko. Bigay lang tayo ng bigay. Hindi nga niya appreciate yun eh. Mm-mm. Hindi siya masaya. So, you must understand, and we must understand, na kung paano ang paraan ng isang tao, kung paano siya mamahalin, ganun dapat natin siya mahalin. Mm-hmm. Kasi, wag natin kalilimutan na others-centered ang tunay na pag-ibig. Yes. Hindi nasusunod yung sayo. Mm-hmm. Kaya nga sa pag-aasawa, Pastor, sinabi natin last time, no? Na kung inaasahan mo yung asawa mo, ang magpupuno sayo.
Huwag ka na umasa. Kasi may mga kainaan siya, may mga imperfections na hindi mo maiwasan na manotis, pero huwag kang masyadong self-centered. Yung take lang ng take. You must also give. Okay, maganda yung ating discussion. Humaba tayo sa emotional independence, no? Mga talagang hindi na tayo ni Lord doon, no? Sige, sa ating pagbalik, ito na, Pastor. Yung ating issue about the 614 rule. Mamaya malalaman nyo yung sabihin ng 614 rule, no? Love Struck Radio. Kayo po'y nagbabalik dito sa Love Struck Radio at ang ating pong pinag-uusapan, emotional and spiritual compatibility. Pinag-usapan natin kanina yung mga kailangan nating silipin pagdating sa
pagbibigay ng pag-ibig sa ating partner, yung kanilang emotional needs, and we discuss yung love language, meron lang akong gustong idagdag. I would recommend this book sa mga mag-partner at the same time sa mga kaibigan natin na nagbabalak ng mag-asawa, yung libro ni Dr. Emerson Eggerichs, no, yung Love and Respect. Ito po yung dinidistribute ng Church Strengthening Ministry. It was published in 2004. Meron siyang acrostic eh. Yan. Sinabi niya dito yung pangangailangan madalas ng mga mag-asawa. Yung wife, ang acrostic doon, couple. Couple. Okay. C-O-U-P-L-E. And then sa husband, chair. So mas mahaba talaga kailangan ng babae, no? Couple eh. Tapos sa lalaki, chair lang. Yan. Okay. Ang sabi niya ito, at ginawa niya ito ayon sa kanyang counseling at pag-aaral. Tandaan niyo po, sa mga babae, ito po madalas nila daw nais mula sa kanilang partner. C, closeness, emotional. Ako napansin ko to sa aking misis. Talagang kapag may problema, dapat nandiyan ka. No? At hindi lang pag may problema, talagang kapag masaya siya, makisaya ka rin. Mahirap yung masaya siya tapos ikaw, ha? Masaya ka? Bakit? Bakit? Mahirap yun. Kumbaga, kung ganun siya malungkot, makilungkot ka. Kung ganun siya masaya, makisaya ka. Okay. At the same time, pag sabing emosyon, kasunod nito yung O, openness. Yung you can talk to each other and open up. Kasi tayo, Pastor, marami sa mga lalaki hindi madalas magsalita. At ang marami sa lalaki hindi mahusay makinig. Oo nga, isa pa yan. Oo, hindi mahusay makinig. Sinasarili natin yung problema madalas. Ako, aminado ako doon. Kaya sabi nga ng isang author, men would cave in. Cave in yung talaga pumapasok sa sariling kuweba. Pag tapos na yung problema, lalabas na yan. Lalabas. Ay, tapos na. Oh, kumusta kayo? Pero isang taon siyang nawala. Oo. Laging may hiatus yung mga lalaki. Yan nga. So, C, O, closeness, openness, yung U, understanding. Ayun, yung pakikinig. Pakikinig. Pero ang tanong, bakit daw nahihirapan yung mga lalaking makinig? Okay, Pastor, ikaw ba hirap makinig? I've read something about that. Dahil daw, first, number one, ang attention span daw ng lalaki mababa. Baba. And then, ang word production doon ng babae mataas. Ayun nga, hindi yun natin... Yun ang imbalance doon eh. Hindi natin masalo lahat. Oo. Kumbaga yun, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ano yun? Oo. Oo, ganun ka lang. Tapos, ano nga yun pa yung sinabi mo? Pakiulit. Hindi, actually, ano ko nga kasi yun eh, that ang attention span doon ng isang lalaki at best is 8 minutes. At best daw yun. Tapos daw, ang word production daw, ang lalaki daw in a day produces 15,000 words while ang babae daw is 35,000 words in a day. Dami na, no? De, imaginein mo yun. So, ladies are basically talkers. Talkers. Yes. Si Ate Kerlin, dipensahan mo yun. Hindi, totoo yun. Kasi there are times na, for example, ako, pag nagde-devotion ako, pag nagko-quiet time, yung joy ko, pag nakaka-receive ako ng revelation kay Lord, gusto ko i-share yun sa asawa ko. Siyempre, asawa ko may trabaho. Tapos pag nagkwento pa ako, detalyado. Nga, kasi wala, para gusto ko lang ma-feel niya. Mula doon sa unang letra, sir, ng Biblia, hanggang sa dulo. Pagsabi pa lang ng B, ay, tinamaan ka agad ako, amen. Praise the Lord, yun. Hindi naman, minsan binabasa ko talaga sa kanya yung journal ko. So, there was one time, kasi parang 2 months kong struggle yung nangyari na gusto kong ikwento sa kanya, saka lang na-reveal ni Lord kung ba't nangyari yan. Habang minabasa ko sa kanya, nakatulog siya sa Skype. Sumasama na love ko nun sa kanya. Tapos parang na-realize ko, ang selfish ko, syempre, pagod nga siya. Pagod pero, nga naman. Pero sumama talaga love ko nun kasi parang sabi iklian mo lang kasi. Tapos yun, natuto na ako. Nung kinuwento ko sa kanya, sinummarize ko na. Ayun, nag-gets niya naman. Natuwa siya. Okay. Okay. So, sir, understanding. Gusto na mga babae, sila yung pinakikinggan. Ito pa, peacemaking. Mm-hmm. Men should learn how to say sorry. Sorry po. Sorry po. Ang problema sa mga lalaki, di ba, minsan, sorry. Machismo, no? Sorry. Sorry na nga eh. Sorry na nga. Ikaw kasi. Nag-sorry, sinisip pa rin yung ano. Hindi naman mangyayari ito, kundi dahil sa'yo, sorry na nga. Okay, mahalaga sa babae yun. Then L, loyalty. Oto. Yun na. Importante ito. Sabi nga nila, hindi normal sa mga babae man lalaki. Mm-hmm. Pero ang lalaki, automatic daw yan, matik daw yan, may tendency mang babae. Mm-hmm. Mahalaga sa mga babae, yung sila ang nag-iisa, sir. Diba, sabi ng Bible, love one another, not love another one. Mm-hmm. So, magkaiba po yun. Loyalty is important
sa mga kababaihan. Kaya nga, honestly, natatakot ako sa misis ko pag tinatanong niya ako minsan na maganda siya, no? Para pag sinabi ko pag maganda siya, nag-agree ako, bakit ka tumitingin? Yung parang ganun? Kaya mag-ano, ewan ko, hindi ko naman... Pero sir, isa sa mga gandang maririnig mo sa iyong misis, eto, alam mo ba, yung isang babaeng yon tingin ng tingin sa'yo. Ang dating sa lalaki, hindi naman siguro. Pero poging-pogi yun. Kati G, pumapalakpak ako. Poging-pogi yun, sir. Isa yan sa mga ganda. Kumbaga, yung music to the ears of men na mismo yung kanilang asawa. Sabihan sila, oy, that lady is hitting on you. Yun na. Isa pa yan. Okay, pero isa pa, no? Kailangan ng babae, esteem. Honor and cherish her. Correct. Magkakarugtong ito eh. Maganda na mapakita natin sa kababaihan na sila'y mahalaga, special. Mm-hmm. O doon si Ate G, sabi ko, bibigyan kita ng bulaklak. Ayaw ko ng bulaklak, hindi naman nakakain yan. O sige, bigas. Practical ka. Kaya damo binigay mo eh. No? Pero hindi, iba kasi si Ate G, ayaw niya yung mga, alam mo na yun, practical talaga eh. Ayaw ni Ate G ng fancy. Oo, basta yung normal. Na, basta kasama niya ako, nagsasabihan kami ng I love you. Maganda yung pastor, tipid. Oo nga eh. Okay, so ayan yung ano, wife, C-O-U-P-L-E. Pastor, ikaw naman, husband daw. Ito sa na. Husband naman daw, ang acronym naman is CHEER. Mm-hmm. Ang number one, yung letter C, conquest, they have the desire to work and achieve. Yan. Oo, kailangan maintindihan ng mga kababayan niya. Ang lalaki kasi kailangan niyang i-prove ang sarili niya na he is a provider. Dapat ipakita niya na kaya ko kayong suportahan. Although sometimes nami-misunderstand yan, nami-misconstrue na parang macho ano lang. Oo, pero machismo na lang. Pero yung composition kasi natin ng ating katawan, to physiologically lang. Hindi tayo po pwede na physiologically hindi tayo po pwede na hindi gumagawa. Correct. Kasi active ang katawan ng lalaki, no? Mas marami tayong muscle. Kaya yung mga batugan. Ayun. Hindi nila ginagawa yung kanilang mga function at calling bilang lalaki. Ang lalaki talaga nagtatrabaho. Oh, oh. So not only that, kailangan nila ng yung achievement. Kaya yung sense of significance, mahalaga yun. Okay. Yung susunod, Pastor. Yung susunod naman, yung hierarchy, they have the desire to protect and provide. So narito yung sa kaisipan ng lalaki na I am the head of the family. Kaya minsan, bumababa ang pagtingin sa sarili ng lalaki kapag, ito Pastor, lagi nagiging issue to. Kahit doon lang sa simpleng, kahit kayo pareho nagtatrabaho. Pero mas malaki sweldo ng babae. Mas malaki sweldo ng babae. Oh. Parang, ang nagiging sistema minsan daw sa mga ibang mga tahanan, kung sinong mas mataas ang sweldo, siyang mas malaki ang boses, mas nagdidikta. Pero tandaan natin, hindi ito usapin ng sweldo. Mm-hmm. Usapin ito ng paggalang. And I still believe, yun sa mandate ni Lord, no, that men are called to be the provider for the family in yung leadership naroroon. Oo, maisishare ako dyan kuya kasi when I was still in the service, meron ho kami sa aming department which is the crime lab. Yung aming chief is babae. She is a major. Mm-hmm. Ang isa sa technicians namin is PO3, sargento. Pero mister niya yun. Mm-hmm. Doon sa aming departamento, sumasaludo siya sa misis niya. Sumusunod siya sa utos na misis niya. Pero pagdating sa bahay, sinabi ho talaga ng aming head na ang head ho talaga ng bahay, si PO3. PO3. Si PO3 ho talaga, si Sargento. Mm-hmm. Pero doon sa opisina, siyempre, saludo siya dahil because of the call of duty. Call of duty, because of the rank, he is obliged to salute her, his own wife. Pero sa bahay, hindi daw. Siya pa rin daw. Kaya marami sa mga churches, Pastor, issue nga yan. Pwede bang maging pastor ang babae? Oo. Meron ako ilang alam ng mga churches na hindi nila tinatanggap yon. Or hindi pinapa-preach yung babae. No. Pero ako, sasabihin ko na aking posisyon dyan. Maraming mga karakter sa Biblia na naging leader. Mm-hmm. Si Deborah, di ba? Mm-hmm. Judge. So, kung tinatawag ni Lord ng isang babae maging leader, so be it. Yes. Nonetheless, pagdating sa pamilya, alam nyo na yung posisyon ninyo. Oo. No, bahagi kasi ng pagiging leader yung attitude of submission. Mm-hmm. Kasi sinasabi na iba pag leader ka, you just lead, no. Malalaman niyo ang tunay na leader sa paraan ng pagsasubmit, yung you're willing to humble yourself lalo na sa setup sa pamilya, no. Okay. Pastor, hierarchy and then? Now then, ang letter A naman natin is authority. So karugtong na 'yun doon. Na lalaki
gusto niya mag-lead siya, siya magsiserve. Then, next. I is insight, the desire to analyze and counsel. Ayun, gusto niya siya yung pinanggagalingan ng wise counsel ng buong pamilya. Mm-hmm. And then, susunod naman po, sa R, relationship. Okay, palumalag natin ito. Kasi when you talk of relationships, paano tinitingnan nito ng mga kalalakihan, iba tayo kasi pastor eh. Ang mga babae, face-to-face. Mm-hmm. Pero tayo shoulder-to-shoulder kung makipagrelasyon. Ano ibig sabihin nito? Mm-hmm. When you say face-to-face, kahit sa conversation, ang babae gusto harapan, di ba? Mm-hmm. Kumusta ka na? Talagang nagingiti yan. Ang mga lalaki pa nag-usap tayo, pastor. Ah, ganito. Yung tawag doon, horizontal talk. Kasi horizontal talk, yung magkadikit lang yung ating shoulder. Sabihin natin, kumusta ka na, Brad? Oo. Hindi tayo yung tipo na sir na kailangan magharapan tayo. Magharap para maghahali ka. Kasi no? mukhang sweet kasi ang dating. Oh, okay. May husband's lover ang dating. Kaya yung ating mga topic, hindi pa sa balikat, oo, sa minsan, muscle. Nababalyahan. Nababalyahan. Pero hindi tayo, well, generally, mga lalaki, hindi yung parang close, yung proximity ng mukha. Correct. Shoulder to shoulder, kumbaga, para sabi nga nila, band of brothers, yung arms. Makakita ka nga niya minsan yung magkakabarkada, nakasandal lang sa pader, nagkwekwentuhan. Eh, ganun ang mga lalaki. So, ladies, you should understand this. Ang aming uri ng pakikipagrelasyon minsan at pakikipagkaibigan, may pagka-silent. Mm-hmm. Yung ayaw namin masyadong kami nakasalita. Oh. Showy. Maraming ganyan lalaki. Kasi ine-expect ng mga babae, hindi siya sweet eh. Hindi niya ako binibigyan ng rose. Hindi niya ako binibigyan ng chocolate. Anong gusto mong sabihin? Hindi siya nagmamahal sa'yo? Kasi ang lalaki by nature, hindi talaga ganun. Ang sinasabi natin dito, may mga general behavior and tendencies ang mga sexes. So we must understand that. So kung yung relationship, mahalaga sa lalaki na you sit by me. Oo. Kumbaga, parang pastor ganito, kahit huwag ka na magsalita. Basta nandiyan ka lang. Oo. Yan ang naranasan ko ngayong ako'y meron ng kala-abstract. Na gusto ko si Ate Gigi, kung mapapansin ninyo, ito alam nito ng mga umaati ng seminar ko. Bihira ako mag-seminar, pastor, nang wala si Ate Gigi. Mm-hmm. Kung kaya niya akong samahan, sasamahan niya ako. Parang kulang ako pag wala si Ate Gigi. Mm-hmm. Kasi dumating na ako sa puno ng buhay ko, sabi ko nga sa aming patotoo, talagang ang gusto kong makasama sa buhay ko si Ate Gigi kasi siya yung binigay ni Lord ng mga katuwang ko sa ministeryo. Oh, dahan-dahan lang natatapakan yung buhok ni Ate Gigi. Mahaba na eh. Mahaba yun. Mahaba yung so, hair. Ang punto dito, when you talk of relationships, gusto ng mga lalaki that whatever happens, you sit by me. Yes. Kasama kita. Mm. Then, pinak, Holy Pastor, ikaw na ba? Oh, ito kasi, cheers pala siya. Cheers, okay. Yes. Ito naman ang huling-huli, yung sexuality. There is a desire for man to have sexual intimacy. Mm. Lahat po ng pag-aaral nagsasabi, ayun po ang basic need ng mga mister. Mm-hmm. Yan. So, again, ang libro pong Love and Respect ni Dr. Emerson Egerix ay nais naming mapasakamay ninyo. Mabibili po siya sa mga major bookstores at maganda po mabasa ng mga lahat ng gustong mag-asawa o kahit may asawa na. Sa ating pagbabalik, diretso na tayo, Pastor, sa 614 rule. Ito mm-hmm. na. Marami kasi nagtatanong sa akin kaya I have to discuss this. And yes, we have to talk about this. It's very important. Marami kasing mga, alam mo na, yung mga kumbaga sa law, may exception to the rules. Exception to the rule. At talagang gustong i-outskirt at i-circumvent yung rule minsan. Okay, pag-usapan natin ang 614 rule sa ating pagbabalik. Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. See in this box is a ring for your oldest. She's my everything and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. 'Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life and give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile
when she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met. I'm scared to death to think of what would happen if she ever left. So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far. So bring on the better ones. And till death do us part, there's no doubt in my mind. It's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. Give her the best of me till the day that I die. As she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. And give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. Love Struck Radio. Tayo po ay nagbabalik dito sa Love Struck Radio at we hope na kayo po ay maraming natututunan sa aming mga pinag-uusapan. Mm-hmm. Ito po yung isa sa madalas itanong sa akin about spiritual compatibility. May isang ang sumulat sa akin, sabi niya, wala po akong magawa kundi ang lumuha at ipaubaya sa Panginoon ng lahat. Nasasaktan po ako ng sobra sa ginawa niya. Hindi po kasi ako sumunod sa kagustuhan niya na pasakop sa kanya in the way na maging Roman Catholic. Ano po siya? Christian. Born again Christian. Mm-hmm. Ang pagkakamali ko po, Pastor, ay nagmahal po ako ng iba ang pananampalataya. Ilang beses ko po itong naririnig sa mga kababaihan, kalalakihan na nagkakaroon ng issue pagdating sa usapin ng reliyon at paniniwala at pananampalataya. Mm-hmm. Ngayon, pag-usapan po natin ito kasi issue po talaga ito. Meron pong mga espiritual at mga praktikal na konsiderasyon kung bakit natin kailangan tayong magkaisa sa usapin ng pananampalataya. So, didefine ko lang ho muna kung ano ibig sabihin ng mga termino. When you talk of religion o reliyon, madalas nakatuon po to sa externals, panlabas, yung inyong religious affiliation, kung saan kayo lumaking kultura, kung Muslim kayo, at kung kayo Kristiyano, ano paman. Inyo po yung madalas na paggamit ng salitang reliyon. May tinatawag naman tayong spiritual conviction o spirituality. Ito po yung mga internal na paniniwala. Maaring lumaki ka sa isang pamilyang Katoliko, pero yung conviction mo, iba dun sa pinaniniwalaan. Correct. Ng Catholic Church. Correct. So ito po yung mga internal faith and beliefs that would somehow control and guide your life. Kumbaga, to some extent, ito yung spiritual philosophy mo. So, lilinawin ko lang po yan kasi maaaring sabihin ng isang tao na siya ay Kristiyano, pero iba yung kanyang internal faith or belief system. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi madalas sabihin ng iba, ay di, Pastor, Kristiyano naman yan. Talaga? Ba't parang hindi siya umaarting Kristiyano? Mm-hmm. So, yung internal po, yun ang mahalaga na okay. Pinag-usapan natin dito. Okay? So, basahin natin yung Amos chapter 3, verse 3, sabi doon, do two walk together unless they have agreed to do so?
Nung una ko nabasa yan, sabi ko, oo nga no, napaka-practical. Sabi ni Prophet Amos, pwede bang maglakad ang dalawa ng sabay? Nang hindi sila nagkakasundong magsabay. Correct. So, itatransplant natin yung idea na yon sa pag-aasawa. Mahirap kasabay ang isang tao na hindi katulad ng iyong pananampalataya. Mm-hmm. Basahin natin yung mga verses, Ate Carlin, yung first two dyan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14, "Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness?" Okay. And from Joshua chapter 23, verses 11 to 13, "So be very careful to love the Lord your God. But if you turn away and ally yourselves with the survivors of these nations that remain among you, and if you intermarry with them and associate with them, then you may be sure that the Lord your God will no longer drive out these nations before you. Instead, they will become snares and traps for you, whips on your backs and thorns in your eyes, until you perish from this good land which the Lord your God has given you." Okay, napakaganda nito. Siguro, unahin lang muna natin, Pastor, yung sinasabi natin 614 rule. Yung 614 rule po, una ko pong nasulat yan dun sa Love Struck White Book. Mm-hmm. At nanggaling po yan sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14. Ang sinasabi ni Pablo dyan, hindi kayo pwedeng makisama. Yung pakikisama kasi, minsan di mo maiwasan yun kasi mm-hmm. you live in the same place. Mm-hmm. Pero yung pakikisama, you cannot do yung Christian ano activities and yung ceremonies, and at the same time, pagkalabas mo sa church, nakikisama ka pa rin sa kanila. Mm-hmm. Ang sinasabi dito ni Paul, yung pakikipag-relasyon, pakikisama sa mga hindi mananampalataya to the extent na naapektuhan na kayo ng kanilang ginagawa. Mm-hmm. Kaya ang recommendation ni Paul, do not be yoked together. Pastor, ano sa Tagalog yung yoke? Pamatok. Pwede natin paliwanag yun. Ito yung pamatok. Okay, yung pamatok po kasi, ito po yung inilalagay sa likod ng mga kalabaw or mga baka pag naghihilaho sila ng araro. Mm-hmm. Ngayon, kasi po sa nakaraang panahon, itong paglalagay ng pamatok, minsan po kasi naglalagay ng kapartner na ano bilang para mapais ang trabaho ng isang hayop. So naglalagay ng isa pang pamatok, usually kasama nila yung mga younger hapon, para mas malakas. O para mas malakas, para makayanan ano. So inihahalin tulad ang pakikipagrelasyon sa unbelievers sa pagkikipagpamatok, kasi kung unequal or unbalanced ang inyong pagkakalagay ng pamatok, eh, hindi rin ako kayo makaka araro. Lakad ng tuwid. Mm-hmm. Hindi ko kayo makapag-araro ng tuwid. Hindi nyo nyo magagawa ang trabaho ng maayos. Kumbaga, ang requirement, pareho kayo ng tangkad, maaari. Oo. Pareho kayo ng lakas. Kasi kakalad ka rin ng mas malakas yung mahina. Oo, yung mahina. Or idra-drag ng mahina yung malakas. Tsaka, ito pa, pareho dapat kayong baka. Correct. Oo. Pareho kayong kalabaw. Oo. Hindi po pwedeng pagdikitin mo ang kalabaw at ang baka. Oo. Magsusuwagan yan. Kasi magkaiba sila ng attitude at ng behavior. Mm-hmm. So ito yung analogy na sinasabi ni Pablo, na mahirap magsama yung magkaiba ng behavior. Correct. But when you talk of behavior, as I said, yung internal belief system. At ito pa, maganda, yung Joshua. Okay? Kung babasahin niyo yung Joshua, anong pinaka-motive, pati tema ng librong ito? Ang gusto kasing gawin ni Lord, ipasakop kay Joshua. And to some extent, napaka-morbid lang. Pagpapatayin yung mga nando sa promised land. Oh. No? Tumanda na nga si Joshua, sabi ni Lord, matanda ka na, hindi pa natin natatapos yung trabaho. Pero may iniwan si Joshua na aral, na panawagan, huwag kayong magkikipag-asawa. You do not intermarry with those people na hindi pa natin nasasakop. Correct. Kasi, ang sabi ni Lord dito, basahin niyo po yan ha, Joshua chapter 23 verses 11 to 13. Sabi dito, "They would become snares and traps for you." Mabibigat itong mga words na ito. Ano yung snares? Patibong, trap, madalas maraming ganyan. Mm-hmm. Natatrap na, hindi na ako makaalis kasi ganito, ganyan na. Nandito na ako. Nandito na ako, dire-diretso na to. Whips on your backs. Ano yung whips, Pastor? Latigo. Latigo. Imagine, no? Tingnan mo yung mga analogy ni Lord dito. Pwede kayong latiguhin ng hindi mananampalataya. At sabi pa dito, thorns in your eyes. Aray. Hindi ko ma-imagine to, Pastor. Tinik sa mata. Well, as I was reading this, sabi ko, maaring mabulag ka. Oo. Kasi unang-una, wala na eh.
yung attitude mo, nahawakan na yung values mo. Agree ka na lang sa ano nila. Yes, agree ka na lang, agree. Until you perish from this good land. Ouch. So, ang mangyayari dyan, basically, talagang mabibiktima kayo nila. At merong mga tao na naging halimbawa niyan. Ang pinaka-classic, si King Solomon. Oo. Pastor, pakibasa. First Kings chapter 11. Si King Solomon, nababasa natin yung naging buhay ni King Solomon sa 1 Kings 11:1-4. Sabi ito, King Solomon, however, loved many foreign women besides Pharaoh's daughters. He married Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God as the heart of David, his father, had been. Yan, nakuwento rin ni Prophet Nehemiah yan. No? Mm-hmm. Sige, basa, Pastor. Nehemiah. Well, sabi naman ni Nehemiah sa Nehemiah 13:25-26, I rebuked them and called curses down on them. I beat some of the men and pulled out their hair. I made them take an oath in God's name and said, you are not to give your daughters in marriage to their sons, nor are you to take their daughters in marriage for your sons or for yourselves. Was it not because of marriages like these that Solomon, king of Israel, sinned? Among the many nations, there was no king like him. He was loved by his God, and God made him king over all Israel. But even he was led to sin by foreign women. Ayun. Yan. Sabi ng Biblia dyan, as Solomon grew old sa 1 Kings, his wives turned his heart after other gods. Mm-hmm. Well, sikat na sikat si Solomon. May isang issue, Pastor, isang chismis daw sa Bible. Meron daw siyang anak sa Queen of Sheba. Mm-hmm. Yung Sheba sa bandang Utopia yan. Pero ang gustong ipahiwatig sa atin dito, kapag kayo nakipagrelasyon sa mga hindi mananampalataya, pwede kayong mahawa ng values nila. Mm-hmm. Correct. At sabi dito, yung mga babae daw would turn his heart away from God. Pero naniniwala ako, hindi naman ito biglaan, Pastor. Eh. Mm-hmm. Hindi naman siguro ilan yung asawa niya? 700 na concubines. Concubines. Yung 300 legal wives. Legal wives. So, hindi ito biglaan na biglang 1,000 binigay sa'yo. Mm-hmm. So, unti-unti ito. So, parang naiisip ko dito, talagang matigas at tumitigas ang puso ni Solomon. Eventually. Yeah. Eventually, na napahamak na siya. At ang sabi ni Nehemiah, hinighlight niya yan, no? He was loved by his God. Yan na. And God made him king over all Israel, but even he was led into sin by foreign women. Itong pangit na nangyayari sa atin, lalo na sa mga singles. Mahal na mahal tayo ni Lord. Ang tanong lang dyan, sinong mas mahal mo? Correct. Si Lord o yung nanliligaw sa iyo o sarili mo? Sa ating topic na ito, meron lang akong gustong i-highlight na pwedeng tanongin niyo sarili niyo when it comes to this area, yung spiritual compatibility. Number one, siya ba ay believer, no, o mananampalataya? Number two, paano mo malalaman na siya ay mananampalataya? Kasi maraming nagsasabi sa iyo, Christian naman ako. Paano mo malalaman? Number three, meron ba siyang bunga ng Espiritu sa buhay niya? Ayun. Galatians chapter 5:22-23. Kasi madaling sabihin Kristiyano ka eh. Kasi nga pinag-usapan reliyon. Pero ang tanong, Kristiyano ba talaga sa puso o sa nguso lang? Oo. So, tanongin niyo ang sarili ninyo kung ang inyong kapartner talagang Kristiyano o yung potential na manliligaw sa inyo, Kristiyano. Kaya sabi ko nga, kapag hindi talaga Kristiyano, dapat wala na sa listahan. Ito pa, napag-uusapan niyo ba yung mga bagay ukol sa inyong spiritual na buhay? May isa pa nga akong issue ditong nasagap na minsan, issue ba sa inyo kung saan church kayo magsisimba? Oo. May kaso kasi, Pastor, magkaiba ng church. Parehong workers. Mm-mm-mm. Meron nga akong alam, nagtatalo ngayon saan sila ikakasal. Mm-mm. So, pinag-uusapan nyo dapat yan. Kasi maganda na pareho kayong nag-a-agree, no, sa inyong mga buhay spiritual. And then, pinakahuli, kayo ba madalas magdasal sabay? Ako, isang simpleng indikasyon na talagang okay, spiritually compatible kayo, you pray together. No? Mm-hmm. So, sa lahat ng ito, siguro, iwanan natin sa ating mga makikinig at sa mga balak mag-asawa, yung ating mga napag-usapan. Just to summarize, Pastor. Number one, you must be emotionally compatible. You're meeting the emotional needs of your partner. And you are spiritually compatible na ang sentro ng buhay nyo, Panginoon. Mm-hmm. Kaya sa mga nag-iisip, na makipagrelasyon, sa mga hindi nagmamahal kay Lord, esep-esep rin din daw. Correct. Pag may time.
Dahil mas mahal dapat natin si Lord higit sa ating sarili. So dako tayo, Pastor, sa ating panalangin. Panalangin lang natin yung mga confusion o kaya mga issues para sila ay matulungan din natin kahit sa panalangin at ilapit natin sila sa Panginoon. Let's pray, Pastor. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos namin sa langit, salamat sa pagkakataon kung saan kami iyong ginabayan para aming matulungan ang aming mga tagapakinig sa oras na to na nagbabalak, Panginoon, na lumagay sa buhay may asawa, Ama. Ihanda mo po sila, Panginoon, sa kanilang emosyon, yes, sa kanilang buhay espiritual, Panginoon. Gabayan niyo po sila sa desisyon na kanilang papasukin, Panginoon, na maging matali sa isang tao, Panginoon. Lord, kung sa mga sandaling ito, ang isa sa mga tagapakinig namin, Panginoon, mayroong gumugulo sa kanyang isipan regarding sa kanyang kinalalagyang relasyon ngayon, Panginoon. I pray, Father God, that you would bless this person, Father God, yes, with clarity of mind, Lord God, with the clarity of heart, Father God, that he or she may come to a decision, a firm decision to please you first and foremost rather than pleasing the other person, Lord God. Amen. That this person may look at you first before looking upon himself or herself, Lord God. Lord, you are the author of all relationships. You yes. are the author of marriages, Lord God. You instituted marriage, Lord God, to all males and females or men and women, Lord God. I pray that these people who are preparing right now may be given a clear mind, Lord God, a clear heart and a clear spirit. We lift them up to you, Father God, and may you bless them all in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa iyong napakagandang panalangin para sa ating mga nakikinig. Again, sa ating pong mga nakikinig, patuloy po naming ina-announce yung nalalapit nating event sa February 15, naku, Lobstra na. Convergence. Dalawang buwan na lang, simula ngayong araw na to. Dalawang buwan na tumbling na lang. Woo! At handang-handa na po tayo. Nagpapasalamat ako sa aking mga committee members, mga volunteers. Isama mo niyo po sa panalangin yung tagumpay ng event na mangyayari sa February 15. Mga speakers, mga magpapaawit, panalangin niyo po, pati mga staff, pati mga workers, panalangin niyo po. So, ang mga speakers po natin ay sila Pastor John Averilloclocan, isa po siyang papuri singer. He would talk about purity and loving God. Si Brother Mighty Rasing, purity and social media use. Si Sister Asel Van Omen, isa po siyang gospel singer. At ang kanyang pong i-discuss ay purity and waiting for love. At ang inyong lingkod ay magsasalita rin. Ang aking pong topic ay ang purity and God's restoration. Ang ating pong tema sa buong conference ay the promise of purity. Mm-hmm. At lahat po ng nais na bumili ng ticket, meron po sa lahat ng OMF at PCBS, Philippine Christian Bookstore branches. At bisitahin nyo po yung aming Facebook page, Lobstra Convergence. Nandun po lahat ng impormasyon na kailangan ninyo at kung gusto nyo i-contact no, yung aming mga coordinators, nandun po yung kanilang mga numero. So maraming salamat po sa pakikinig. As we always say, if you want your love life to be truly good and worry-free, you must find yourself lobstruck with the Lord. Siya dapat ang first and endless love mo. Ako po si Kuya Ronald. Ako po si Pastor Ivan. Ako po si Mama Curl. Sabay-sabay po tayo. Spread the love! Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman nasaan may ito ang pangarap ko, makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapin. Sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa
sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, na 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 na. Ang nakalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako, na ang pag-ibig ko'y lagi sa'yo. Kahit maputi, kahit maputi, kahit maputi na ang buhok ko.